Magandang hapon po and welcome to another episode of Maybe the Old Songs with Nicolo. Yay! Good afternoon. Ako po si Nicolo at ngayon po ay special edition ng Maybe the Old Songs. Kaya sana po samahan nyo kami. Bakit naman ito naging special edition? Well, ngayon po kasi we are singing favorite songs of Lola Amel. That's right. Si Lola Amel po, of course, si Professor Amelia Lapeña Bonifacio, our national artist for theater. Pambansang alagad ng sining para sa tanghalan. At siya rin po ang tinaguriang Mother of Philippine Puppetry. Kaya ngayong hapon pong ito ay kakanta ako kasama ang aking mga natatanging mga panauhin. Naks, ang bigat ha. Natatanging panauhin. Hindi po, nag-imbita po kasi ako ng mga kaibigan ko. Nasamahan ako umawit ng mga paboritong awit ni Lola Amel. Kasi ngayon po ay ang kauna-unahang death anniversary, the first death anniversary of our national artist, Professor Amelia Lapeña Bonifacio, our national artist for theater and the mother of Philippine puppetry. Yan. Kaya naman, eh dahil syempre puppet ako at alagad ako ng sining ng pagpapuppet, abay, dapat magbigay pugay naman ako sa tinaguri ang mother of Philippine puppetry. Dapat lang. Okay, so ngayon pong hapon na to ay tinulungan kami ni Professor Ami Ramolete. Dahil siya po ang nagsabi sa akin. Oo, sabi niya, Nicolo, ito ang mga favorite songs ng mami ko. Of course, si Professor Ami Ramolete po is the daughter of Professor Amelia Lapeña Bonifacio. Kaya siya yung nagkwento sa amin kung ano yung mga favorite songs ni Lola Amel. That's right. Kaya ngayong hapon pong ito, anim na kanta. Ay, anim ba? Oo nga, anim. Anim na kanta ang inihanda namin para kay Lola Amel, of course, for Dr. Bonifacio, ayan, the husband, I hope he's watching, and the family of Professor Amelia Lapeña Bonifacio, Professor Ami, sila Aina, si Daddy, tsaka isa pang anak, ayan. Hindi mo Tito Juanlo, dapat kompleto pangalan, hindi mo kabisado, hindi kabisado ng Tito Juanlo, but the entire family, the entire clan of Lapeña Bonifacio. Alright? Okay, bago po natin umpisahan ang awitan, kwentuhan ko muna kayo ha. Yan. Ulitin ko lang po for those of you who just joined us. Today is a special edition of Maybe the Old Songs with Nicolo dahil ngayon po ang first death anniversary ni Lola Amel, our national artist for theater and mother of Philippine puppetry. Kaya nga, gaya ng sinabi ko, kakanta kami ng mga awitin na paborito niya. Uy, Professor Ami! Hello po! Ayan po, nakita niyo yung comment. Ayan, si Professor Ami po. Ito, saan ba? Ayan, si Professor Ami po ang nagbigay sa amin ng listahan ng mga favorite songs ni Lola Amel. Naku, Prof. Ami, alam mo naman hindi ako singer, ha? Pagpapasensya mo na. Naku, disclaimer na kagad, hindi po ako singer. But alam nyo kasi yung mga lola at mga lolo, kahit naman hindi singer yung mga apo nila o mga anak nila, di ba? Basta narinig lang kumakanta, natutuwa sila. Oh, yun. Sana po ganun. Alright, sana nga matuwa. Sana matuwa kayo sa akin kahit hindi ako singer. Pero bagamat hindi ako singer at kakanta ako, dalawang kanta pa naman kakantahin ko. Bagamat ganun na nga, nag-imbita naman ako ng tatlong professional singers, pambawi. So, tatlong kanta from puppets at tatlong kanta from professional singers. Lahat po yan para kay Lola Amel. Sabi ni Prof. Ami, go, Nicolo! Yay! May cheering squad ako. Si Prof. Ami Ramolete, of course, the daughter of Lola Amel.
Oh, Prof. Ami, bahala ka na. Pasensyahan mo na. Okay, before we start singing, kwentuhan ko lang po kayo. Alam niyo po, a few months ago, actually more than a year na pala ito, more than a year ago, this was a few months before Lola Amel passed away. Sinerte kami dahil na-interview namin siya sa aming stream. Opo, sa The New Channel or TNC. Yung aming pong show dati na The Puppet Stories. And we'd like to show you an excerpt from that interview with Lola Amel. Please watch this. Dad ng Pilipinas. Tama, Nicolo. At actually, Nicolo, napakahaba ng listahan ng kanyang mga parangal na natanggap. But topping the list, of course, is the Order of National Artists for Theater of the Philippines. Ladies and gentlemen, walang iba po kundi si Professor Amelia La Peña Bonifacio. Magandang hapon po, Tita Amel. Marami, no? Kasi nung nakita kong walang puppet play, kaya sumulat ako based on iba-ibang istorya, no? Kamukha ng The Counting of Crocodiles ng Japan, The King of the Jungle ng China, pagpili ng ministro ng Myanmar, at ang Pipit Birds and the Snake ng Indonesia. Kaya iba't ibang kwento. Yung kwento natin, kung paano pinatay ng ibaloy ang mga ang higante, at ang unang dulang pinalabas pa nga namin yung paghuhukom, the trial. Yun ang aking paborito at pinaka mahal na kwento ng teatrong mulat. Siguro dahil sa musika ni Christian Ramelo. Napakaganda yung musikang ginawa niya at nagustuhan din ng mga nanonood. Una sa Russia, sa Europe, sa mga country sa Europe, standing ovation ang teatro mulat. Ano po may papayin ninyo para in general po, the puppeteers in the Philippines? Alam mo, Juanlo, ang nasa harapan nyo ay tabula rasa, kung tawagin. Talagang malinis na isipan ng mga bata. Kaya importante na pumili kayo ng mga ipapalabas na magpapayaman ng kanilang isipan. Importante yun eh. Kasi halos wala pang natututunan ng mga bata ay matututunan sa inyo bilang mga puppeteer ng puppet theater.
nakita naman niyo ah. Ah, si Lola Amel po yan, and we were very lucky to well to have her on our former stream sa The New Channel or TNC, yung The Puppet Stories. At napakarami ko pong natutunan sa kanya. Si Tito Juanlu, marami pong natutunan. Oh yes, Don Rafi, we're live on Kumu, we're live on FB, and we are live on YouTube. Kaya Don Rafi, magpahalo-halo ka naman dyan sa Kumu, ha? Alright. Okay, napansin niyo ba yung tugtog kanina? Yung sa ano yun eh, My Fair Lady. Isa po kasi yan sa mga paboritong palabas o pinikula ni Lola Amel. Kaya yun yung ginamit namin. At ito nga pong mga susunod na aawitin namin, eh, paborito po ni Lola Amel. And syempre dahil ako muna ha, nako, ako mauuna, kaya pag baka mawalan ng nanonood ah. Uy, wag kayong aalis, mauuna lang ako. Pero sabi ko nga, tatlong songs by puppets, tatlong songs din by professional singers. Kaya samahan nyo na kami ha. Alright, this is our first song from the movie. At saka naging ano rin to eh, stage play rin to eh. Ang tawag dito ay The Sound of Music. Yon, The Sound of Music. Yan. At this is a song from The Sound of Music. Mamaya ko kakantayin yung Sound of Music. All right? This is Edelweiss. Kanina, baka hindi nyo ako narinig ah. Salita ako ng salita na baka hindi nyo narinig yung sinasabi ko. On Kumu po, Monyap, thank you very much for your virtual gifts. And Rafi, oo, live kami ngayon on Kumu, Facebook, and on YouTube. Ayan, ako kanina po, ewan ko lang kung narinig nyo yung ano ko, yung sinasabi ko. Kasi si Lola Amel po, naging guest namin. We were very, very lucky kasi naging guest namin siya sa TNC or The New Channel. Pinakita ko na po kanina excerpt from that interview. At marami po kaming natutunan sa kanya. Nako, napakarami. At ngayon, kanina rin po sinabi ko, ewan ko lang kung narinig nyo kasi my mic was turned off. Sa kanina rin po sinabi ko na
ang nagbigay sa amin ng list ng favorite songs ni Lola Amel ay walang iba kundi si Professor Amy Ramolete, the Dean of the College of Arts and Letters of UP Diliman. Ayan, and she's watching. Hello, Prof. Amy! At ako na nga po yung unang kumanta, Edelweiss. Sana nagustuhan nyo. Alam nyo naman, hindi ako singer. Pero may pambawi kami dyan. Kasi gaya po ng sinabi ko kanina, while my mic was turned off, Tito Juanlo, kasi hindi mo binanta yan eh. Nakam-off pala yung mic eh. Oo. Ang kakantahin namin, mga puppets, tatlo. Tapos, meron din kaming inibitang tatlong professional singers. Ah! Mga kaibigan po namin yan, ni Tito Juanlu. And sabi ni Lenny Magalong on FB, hello, shout out to Baby Janela Magalong. Hello, Baby Janela. Thank you for watching. We are paying tribute to our national artist, Lola Amel. Ayan, we call her Lola Amel. Si Tito Juanlu, tawag niya Tita Amel. Tapos, mas maraming tumatawag sa kanya, Lola Amel. She is no other than Professor Amelia La Peña Bonifacio, our national artist for theater. At siya rin po ang tinaguriang mother of Philippine puppetry. Kaya po ako nagpupugay kasi ngayon po ang kanyang first death anniversary. Yan. Alright, on Kumu, Don Rafi. Yan. Don Rafi, magbaksa ka naman sa Kumu. Baka akong bumagsak dito, Don Rafi, magbaksa ka naman dyan. And Sir Mon Yap of DV Magic Shop, thank you very much for your beautiful gifts on Kumu and on Facebook and YouTube. Thank you very much for joining us. Oh, ito na yung pinangako ko. Bago yung ating first guest singer, kanina kinento ko na sa inyo, di ba, na guest si Lola Amel, na interview namin ni Tito Juanlu sa The New Channel. Pinakita na namin. Ngayon naman, pakita naman namin to sa inyo mga pictures para may mapagkwentuhan tayo, ha? Alam nyo ba, kamuntik na kaming hindi makapag-live stream on time kasi nawala yung internet, yung kapitbahay namin, nagpalit na naman ng password. Pag nagpalit ng password yung kapitbahay namin, hindi kami maka-internet eh. Malas talaga pag may kapitbahay kang swapang oh. Ay, hindi, biro lang po. Hindi, biro lang po. Ang totoo po niyan, nagkaroon ng problem tong ISP namin. Buti na lang umabot. Alright, buti na lang umabot sa 5:30. Minove na nga sana namin ng 7 p.m. Buti na lang umabot. Alright, Nana Hugo, welcome to the stream. Thank you very much for watching. Okay, tuloy natin yung kwentuhan na. Slow down the pace daw, sabi ni Tito Juanlu. Ito naman pong pictures na papakita ko sa inyo. We gave tribute to Lola Amel. Opo, this was a couple of years yata or a few years before she became our national artist for theater. Opo, natutuwa po ako dahil pumayag ang Teatrong Mulat ng Pilipinas na magbigay parangal kami o magbigay pugay kami kay Lola Amel. This was, I believe, actually hindi ko, Tito Juanlu, naalala mo ba kung kailan to? This was at Resorts World Manila, either 2014 or 2016. Ayan. Kasama namin si Lola Amel, siyempre, at ang Teatrong Mulat ng Pilipinas at ang Quezon City Public Library Puppeteers. Ayan, si Lola Amel. Kasama niya si Dr. Bonifacio, the husband. At ayan yung taga QCPL Puppeteers. Ah, nagpapa-autograph kay Lola Amel. Ba't ako, hindi ako nakapa-autograph, Tito Juanlu? Ayan, ayan, si Professor Bonifacio, Dr. Bonifacio, yung mag-asawa po. Ayan, ang sarap panoodin, no? Nakangiti sila pareho. Sigurado ko, Tito Juanlu, kaya sila nakangiti. Pinapanood nila yung Quezon City Public Library Puppeteers. Hindi ikaw. kasi kung ikaw, hindi sila nangingiti, Tito Juanlu. Ayan, oy, ayan, Tito Juanlu, ang kasama naman niya si Baby Brian at saka spectators at saka syempre si Lola Amel. Alam niyo po, special tong spectators natin from Resorts World Manila, na interview namin sila kasi sabi nila they flew in from Cebu
Hindi po yung ano ha, hindi po yung galing silang Cebu, nagkataon lang na nandito sila, kaya na sila nagpunta ng Resorts World Manila. Hindi po ganon. Talagang nung nabalitaan nila na magkakaroon ng tribute kay Lola Amel sa Resorts World Manila, they flew in from Cebu. Eh sabi ko talaga po, oo, sabi nung babae, itong babae sa tabi ko. Sabi niya, eh pumupunta nga kami sa ibang bansa para makapanood ng ibang mga lahi eh. Eh yung pang Cebu to Manila lang to give tribute to a then living legend. Kasi noon po, talagang legendary na si Lola Amel. Eh, ikaw na maging mother of Philippine puppetry. Kaya ayan, special tong spectators na to. And thank you very much. And ayan, si Tito Juan Lu. Alam niyo po kung anong sinasabi ni Lola Amel dito kay Tito Juan Lu. Sinesermonan. Sabi ni Lola Amel kay Tito Juan Lu, Juan Lu, hindi pwedeng laging nakakatawa lang. Oo, okay lang yung nakakatawa, pero hindi pwedeng laging nakakatawa lang. Dapat may matututunan sa inyo ang mga bata. Dahil sabi niya nga kanina sa interview, di ba? Tabula rasa. Ayan. Ayan, na-sermonan ka tuloy, Tito Juan Lu. Pero alam niyo ba, tuwang-tuwa si Tito Juan Lu dahil, ba, si Lola Amel, turuan ka, ba? So, Tito Juan Lu considers that special moment a learning experience with Lola Amel. Alright, okay, ito na po, bago tayo magkwentuhan ulit, this is, Tito Monyap on Kumu, may paputubongbong, may pabibingka, may papray, may pagaling-galing-galing. Yehey, Tito Monyap! On ano naman po, on Facebook, you can help us by sending stars. Yan, send stars po if you want to help us sa stream namin. Alright? Okay, ito na yung pinangako sa inyo, our first guest singer. Siya po ay a close friend of the family. Actually, inaanak po siya ni Tito Juan Lu sa kasal. Opo, inaanak siya ni Tito Juan Lu sa kasal. She is a professional singer, a professional events host, at lagi po namin siya nakakasabay sa mga kiddie parties. She is a member of One Groove. Please welcome to sing one of Lola Amel's favorite songs by ABBA, Mamma Mia. Please welcome Mad Celudo Canillas. Hi everyone, Merry Christmas and a Happy New Year, and I'll be singing a song for you, and I would like to dedicate this song to Professor Amelia La Peña Bonifacio, our national artist for theater, and of course for her family. Hope you like this song. Let's go, guys. I've been treated by you since I don't know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now. Will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear the bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, whoa, Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist you, Mamma Mia? Does it show again? My, just how much I missed you. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go, Mamma Mia? Now I really know. My, I could never let you go. Come on, sing with me, everybody. I've been angry and sad about the things that you do. I can't count all the times that I've told you were through. And when you go, when you slam the door, I think you know
that you won't be away too long. You know that I'm not that strong. Just one look and I can hear the bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, whoa, Mamma Mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? My, my, just how much I missed you. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, even if I say bye-bye, leave me now and ever. Mamma Mia, it's a game we play. Bye-bye, doesn't mean forever. Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma Mia, just a show again. My, just how much I missed you. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, now I really know. My, I could never let you go. Thank you, everybody. Enjoy the rest of the day. Merry Christmas and a Happy New Year once again. Bye. All right. Yay. One more. Mads and Ludo Canelias, one of the members of One Groove. Thank you very much, Ate Mads. Ayan, isa po yan sa paboritong kanta ni Lola Amel, yung Mamma Mia. Hindi ko kabisado eh. Pero ang gandang kanta, no? From ABBA. Ayan. Mamma Mia. Ayan. Ang gandang kanta niyan. And one of Lola Amel's favorite songs. And nakakatuwa. Ayan. Sabi ni Prof. Ami Romulete, thank you, Miss Mats. Makakarating po, Prof. Ami. Paparating natin yan kay Mats. I think she's watching naman po, Prof. Ami. Alright. Okay, bago natin ibigay ang ating next singer, tandaan nyo po, anim na kanta itong hinanda namin, kaya pagpasensyahan nyo na po, tatlo dito, ako kakanta, ay hindi, dalawa sa akin, isa kay Lola Osna, and tatlong professional singers. Yes! Sabi ni Don Raffy sa Kumu, nasa biyahe kami, Nicolo, sorry, di makapagbaksak. Okay lang yun, Raffy, no problem. Don't worry about it. Yan, basta ingat sa pagbiyahe, ha. Ayan, alright. Okay, tuloy natin yung kwentuhan, ha. Pero bago yan, mayroon palang nag-comment dito. Sabi, shout out to my friends, Remy, Marilyn, Bang, Babes, and Ate Rexy. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos for watching. Alright, tuloy natin yung kwentuhan bago natin ibigay yung susunod na kakanta, ha. Ayan, alam niyo po si Lola Amel. Meron siyang meron sila, no, ang Teatrong Mulat ng Pilipinas. Meron silang theater sa Teachers Village. Ayan, Prof. Ami, can you post the address po? Ayan. Tituhan lo talaga, inistorbong pa si Prof. Ami. Ayan, sa Teachers Village po, meron silang teatro. At dyan po, yan, nakita nyo ba si Kuya Eli ko? Yan po yung lobby ng theater ni Lola Amel. Amelia La Peña Bonifacio Theater. Ang Teatrong Mulat, yan. Oo, mainly sila nagtatanggal dyan eh. Ayan o, nakita nyo ba yung Andres Bonifacio, no, sorry, Jose Rizal Puppets? Yan. At dyan po ginaganap ang taong-taong legacy po ito ni Professor Bonifacio, ni Lola Amel, ang Puppet Passion. Ayan, ako, Tito Wanlo, ilang beses na natin napanood yan, no? Tatlong beses na. Ayan, pinost na ni Prof. Ami. This is the Amelia La Peña Bonifacio Teatro Puppet Museo. Ayan, Teatro Puppet Museo. 64 Mapagkawang Gawa Street, Teachers Village, West Quezon City. At dyan po ginaganap ang napakaraming pagtatanghal. Hindi lang po ng puppetry, ha, kasi po ang teatro mulat, marami ka, at saka si Lola Amel, marami talaga siyang ginawang mga pagtatanghal. Eh. Mga ano bang tawag doon dito, Juanlu? Mga
Dula. Oh, bondami. Pero siyempre, ang pinaka-noted, para sa akin, ang pinaka-noted, siyempre, itong puppet passion. Because I'm a puppet. Ayan, si Kuya Eli, kasama niya si Lola Amel. Ayan, siguro, Tito Wanlu, kung hindi dalawa, tatlong beses natin napanood yung puppet passion. Oh. Ayan po si Lola Amel, si Eli, at saka si Coco Martin. Wow! Ay! Hindi po si Coco, hindi po 'yan si Coco Martin, si Tito Wanlu po 'yan. At saka hindi ko po gustong sabihin, yung pinilit lang po niya ako. Ang hirap talaga ng puppet eh, kahit anong pasabi sa inang puppeteer mo eh, sasabihin mo eh, masama po sa kalooban ko na sinabi ko si Coco Martin 'yan for the record. At ayan po ang si Lola Mel at ang cast for this year, for this particular year ng Puppet Passion. Anong year kaya ito, Prof. Ami? Andiyan si Mr. Ramolete, si Aina, ang dami, hindi ko nakilala iba. Ayan, of course, si Lola Amel, ayan, and si Prof. Ami. Anong year kaya ito? Ayan, kaya kung, aside from pinanood namin yung live ng dalawa o tatlong beses, syempre pinanood din namin itong during the pandemic, yung last two years, no? Virtual presentation naman ng Puppet Passion. Kaya hindi pwedeng, ano eh, hindi pwedeng, ang puppetry, hindi pwedeng pigilan. Sa awa tulong ng Diyos, hindi kayang pigilan ng pandemic. Ayan, sabi ni Prof. Ami, mga 2014 yata ito. Ayan, wow! Okay. Ngayon po ay we are ready for our next singer. Nako. Alam niyo po si Prof. Ami, sabi niya, oh Wanlu, ito yung Wanlu tuloy. Nicolo, ito yung mga listahan ng favorite songs ni Mami, Mami niya si Lola Amel. Isa dito itong kakantahin ni Lola Osna from My Fair Lady. Nako. Eh, pagpasensyahan nyo na po, syempre si Lola Osna, matanda na yon. Eh, ewan ko lang kung magugustuhan yung pagkanta niya, pero pagtsagaan nyo na po rin yung matanda kasi sabi niya, iho, parang ganun po yung boses niya, iho, ang hirap. Gusto daw niya kumanta para sa kaibigan niya na si Lola Amel, kaya pagbigyan na po natin. So ladies and gentlemen, please welcome Lola Osna with, Shouldn't It, ano ba title nito, Tito Wanlu? Shouldn't It Be Love? At tingnan na lang natin. From My Fair Lady, please welcome Lola Osna. All I want is a room somewhere far away from the cold nightmare with one enormous chair.
lips are blooming lutely still. I would never touch till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Lola Osna for singing for Lola Amel. Aba, Lola Osna, may tinatago ko pala. Pakitago na lang po niyo, Lola Osna. Hindi, pinagbigyan po lang natin si Lola Osna. Sabi ni Prof. Ami, galing niyo pala, Lola Osna. Salamat po. Pareho kayong nakasalamin ni Lola Amel. Ay, opo. Ayan. Uy, Lola Osna, teka po. Prof. Ami, balita ko lang ah. Lola Osna, ang galing niyo daw po, sabi ni Prof. Ami. Salamat daw po. Masakit. Andito po kasi sa sahig, masakit yung balakang ni Lola Osna. Alright, ngayon naman po, sabi ko po sa inyo, 6 songs ito, no? Tapos na po, nakailan na ba tayo? Isa sa akin, isa kay Lola Osna, at isa kay Ate Mads. Ngayon naman po, balik tayo sa isang professional singer. That's right. Kanina ang kinanta ko from Sound of Music. Paborito ni Lola Amel yan. At paborito rin natin lahat yan, no? Si Maria Von Trapp. Wow, Maria Von Trapp. Kailan lang pinapanood ni Tito Anlo eh. Yan. Tapos, yung sumunod naman si Mads, sa ano naman yon, from ABBA, yung Mamma Mia. Yan. Tapos, yung kinanta man ni Lola Osna, Wouldn't It Be Lovely? From My Fair Lady. Ayan. Uy, maganda rin yung My Fair Lady. At ngayon naman, ang kakantahin ng ating susunod na bisitang singer ay from South Pacific. Ayan. South Pacific. So ladies and gentlemen, please welcome two-time Aliw Awardee to sing a song for Lola Amel, Mr. Lloyd Mara. Some enchanted evening, you may see a stranger. You may see a stranger across a crowded room, and somehow you know even then. Somewhere you'll see her again and again. Some enchanted evening,
Someone may be laughing. You may hear laughing across a crowded room. And night after night, as strange as it seems, the sound of her laughter will sing in your dreams. Who can explain it? Who can tell you why? Fools give you reasons. Wise men never try. Some enchanted evening, when you find your true love, when you hear her call you across a crowded room, then fly to her side and make her your own. Or all through your life you may dream all alone. Once you have found her, never let her go. Once you have found her, never let her go. All right, yan po si Tito Lloyd Mara. Two-time Aliw Awardee singing for Lola Amel. All right, for those of you who just tuned in, thank you very much po. We are live on Facebook, live on YouTube, and live on Kumu. Thank you very much for joining the stream, James Paul and Don Raffy. And the rest of you who are with us on Kumu right now and on FB and YT. Kami po ay nagbibigay pugay sa ating pambansang alagad ng sining in English. Ano nga ba English ng Tito Andrew? National Artist for Theater. Pambansang alagad ng sining para sa tanghalan, walang iba kung hindi si Professor Amelia Lapeña Bonifacio. Today po kasi is her first death anniversary. Opo, kaya po, alam nyo, kami po sa sining ng papapapit ay malaki po ang utang na loob namin kay Professor Bonifacio, dahil syempre she is the mother of Philippine puppetry. Yan. Okay, sabi ni Prof. Ami, thank you Mr. Lloyd for making this an enchanted evening. Ayan, thank you rin po Prof. Ami. Ayan, Sir Lloyd, ay Tito Lloyd, thank you rin po, sabi ni Prof. Ami. Yan. Alright, okay, we are down to our last two songs. Oy, dalawa na lang to. At itong dalawang paborito, uy, abangan niyo yung huling-huling song ah, kasi yung huling-huling song, isa sa, well, lahat naman to paborito ni Lola Amel, pero ito daw, balita ko, ito talaga all-time favorite ni Lola Amel, yung last song. But before we sing our last song, bago natin present yung ating guest for the last song, ako muna ulit. Ako muna ulit, no choice, wala kayong magagawa kasi ako po nagko-control nitong keyboard eh. Okay, so ako po muna ulit ha. I'm going to sing another song from The Sound of Music. At ito talaga ang paborito ni Lola Amel from Sound of Music. Watch this.
fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears. My heart wants to beat like the wings of the birds and rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a child that flies from a church on the breeze, to laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way, to sing through the night like a lark who is learning to pray. I go to the hills when my heart is lonely. I know I will hear what I've heard before. My heart will be blessed with the sound of music, and I'll sing once more. Ayun, yehey, palakpakan mo naman ako. Teka muna, ayan yung ayan, Sound of Music. Actually, just a few days ago, I was watching Sound of Music eh. Ayan, naalala ko tuloy si Lola Amel. Paborito niya pala yan, Sound of Music. Uy, hello our friends from Teatrong Mulat ng Pilipinas. Mulat Theater, hello po. Kamusta po kayo? Okay everyone, again we are paying tribute to the mother of Philippine puppetry at national artist po natin, pambansang alagad ng sining para sa tanghalan, national artist for theater, the late Professor Amelia La Peña Bonifacio, because today is her first death anniversary. Yan. Okay, we are down to our last song. At bago po natin kantahin itong huling kanta, magpapasalamat na ako kagad kay Prof. Amy Ramulete for giving us the list of Lola Amel's favorite songs. Lahat naman nung binigay niyo, Prof. Amy, kakantay namin. Pero lang yung isa, yung La Paloma, pasensya na po. Hinahanap ko na yung kilala namin na pinakamatandang singer. Nahirapan. Nahirapan. Actually, si Lola Osna gusto niya sanang kantayin. Pero hindi talaga kaya. Hirap. Kasi aside from the fact that it's a very old song, parang ano po ba yung Spanish? Ayan, naku, kaya medyo nahirapan. Pagpasensyahan niyo na po. Pero itong last song natin, ladies and gentlemen, we're paying tribute to Professor Amelia La Peña Bonifacio, our national artist for theater, and the mother of Philippine puppetry. Isipin naman nyo, mother of Philippine puppetry, puppet ako. Di parang nanay ko na, di ba? Nanay ko talaga, hindi parang. Kasi I'm a puppet. Kaya, of course, sana nga, loobin ng Diyos, gawin namin to taon-taon. Sana. Oo, sana. God willing. sabi ni Prof. Amy, okay lang, Nicolo. Sapat na ang mga awiting inihandog ninyo. Ay, salamat, Prof. Amy. Actually, pinipilit po namin hanggang kagabi kantahin yung La Paloma. Kaya lang po, hindi eh, labamba yung nangyayari, Tito Anlo, hindi mo makuha-kuha eh, pasensya na po, pero I think you will love the last song. Okay, so wag na po natin patagalin. Presenting the last song to be sang by our special guest. She is a talentadong Pinoy Hall of Famer and a grand finalist of The Voice Philippines. Walang iba po, kundi ang kaibigan namin, co-Hall of Famer on Talentadong Pinoy, Miss Leah
Patricia. At ang kakantahin niya po ay Usahay. This is for Lola Amel, one of her favorite songs. Nagadamgo ako na ikaw ug ako nagkahigugmay. Ngano damguhon ko ikaw, damguhon sa kanunay sa akong kamina. Usahay, nagamahay ako nganong nabuhi pa ning kalimutan. Kandi mo dai usahay, nagadamgo ako na ikaw ug ako nagkahigugmay. Ngano damguhon sa kanunay sa akong kamina. Usahay, nagamahay ako nganong nabuhi pa ning kandi mo dai. Nganong gitiaw ti amuan ang gugma ko kanimo, kandi mo dai. That was Miss Leia Patricia, Hall of Famer on Talentadong Pinoy, and grand finalist po siya sa The Voice Philippines. Salamat po Ate Leia Patricia for singing for Lola Amel. And sabi ni Prof Amy, daghang salamat Miss Leia. Favorite din yan ni Lolo Manny and Lola Amel, ang Usahay. Ayun! Ayan! Salamat naman po, Lolo Manny! I hope you're watching po. Okay, and sabi naman ni Roy De La Cruz, hello, Nicolo! Hello, Kuya Roy! Kamusta po kayo? And saying hello to Nana Hugo. Ayan, alright. Okay, Lolo Manny, ayan, narinig nyo sana po si Ate Leia. Ayan, para sa inyo po lahat ng awitin namin sa araw. Lahat po ng inawit namin para sa inyo po ni Lola Mel, alright? Prof. Amy, before we end the show, again, thank you very much. Ha? Sabi nga pala ni, nabasa ko dito, Tito Manlo, pakita mo nga, sabi ni Raymond Aguinaldo,
Yes, yearly sana. Uy, alam mo, Raymond, talaga yearly sana to, no? Oo, tapos sa next year, siguro naman, no, tapos na pandemic, no, may awan Diyos, no? Gawin natin to live. Ah, yung talagang live, yung kahit intimate gathering lang, kahit tayo-tayo lang. Alam ko, maraming nagmamahal kay Lola Amel. Baka hindi, nako, hindi pwede maging intimate yun sa dami na nagmamahal kay Lola Amel. Pero kahit na konti lang tayo, wag na natin pagkalat. Eh, tayo-tayo lang muna, alright? Gawin natin to every year. Okay? Prof. Ami, sana magawa po natin to every year. Pag next year, God willing, tapos na pandemic, doon tayo sa teatro nyo. Ayan, alright? Okay, and speaking of teatro, post ko muna yung address, ha? Ayan, nasa na ba yun? Ayun. The Professor Amelia La Peña Bonifacio Theater. Ayan. Teatro Puppet Museo. 64 Mapagkawang Gawa Street, Teachers Village, West Quezon City. Ayan. Uy, teka muna. Baka magtampo sa Kumu. Don Rafi, thank you very much for your virtual gift. Sabi ni Don Rafi, galing. Level 10 na ako, Nicolo. Uy, alam mo, Rafi, para maging level 11 ka, baksakan mo kami ngayon ng Malacanang. O kaya, ano, Kumu Universe. Alright, yan po ang address. Yan po, nakikita niyo yung picture si Kuya Eli. Andun po siya sa lobby ng Amelia La Peña Bonifacio Teatro Puppet Museo. It's a puppet theater and at the same time, a puppet museum. Yan, bisitahin niyo po yan pag tapos na po ang pandemya, ha? At dyan po ginagawa taon-taon ang Puppet Passion. Ayan, nako, ito hindi dapat natin ma-miss to. Taon-taon dapat puntahan din natin to, panoodin natin to. Hindi dapat tayo makalimot sa legacy ni Lola Amel. And ito, siguro as a puppet, masasabi ko, ito talaga ang isa sa mga gusto ko. Iniwang legacy ni Lola Amel sa atin, ang Puppet Passion. Alright? Okay. Before we say goodbye to all of you, on Kumu, sabi ni Don Rafi, palipad na. Sige, abangan ko, ha. Hindi kami maghihinto ng stream hanggang hindi dumadating, ha. Baka alas 9 na, hindi pa dumadating yung Rafi, eh. Sabi ni Prof. Ami, sana nga pwede na tayo makita-kita sa 2022. Maraming salamat din sa inyo, Juan, Lu, Nicole, and friends. Mabuhay kayo. Maraming salamat, Prof. Ami. I hope you know, I hope your family knows. I hope Lola Manny knows na mahal namin si Lola Mel. We are so proud that we are puppets and puppeteers. And we are so proud that Lola Amel is the mother of Philippine puppetry. Nana Hugo, hello, salamat po sa palakpak. Okay, miss ko nang kwentuhan natin at biruan, sabi ni Don Rafi sa Kumu. Eh, hayaan mo, magkwentuhan tayo ulit, Don Rafi. Pag medyo okay na si Tito Wanlu, ngayon eh, medyo hinahabol pa hininga eh. Alright, Raymond Aguinaldo, thank you very much. Okay, that's it everyone. We hope you enjoyed our mini tribute or pagpupugay po natin sa ating National Artist for Theater and the mother of Philippine puppetry, si Professor Amelia La Peña Bonifacio. Alright? Ayan. Today is her first death anniversary. And God willing, gawin natin to taon-taon, ha? Ayan. Tapos, syempre, alam nyo naman na Prof. Ami, di ba, pag World Puppetry Day, ayan, nakikita-kita tayo before, di ba? Eh, ngayon, yung pandemic na, hindi na natin natuloy. Oo, sayang. Okay? Before we end the show, we'd like to show you one more time an excerpt from the interview that we did with Lola Amel on the new channel. Before we end the show, watch this. Edad ng Pilipinas. Tama, Nicolo. At actually, Nicolo, napakahaba ng listahan ng kanyang mga parangal na natanggap. But topping the list, of course, is the Order of National Artists for Theater
of the Philippines. Ladies and gentlemen, walang iba po kundi si Professor Amelia La Peña Bonifacio. Magandang hapon po, Tita Amel. Marami, no? Kasi nung nakita kong walang puppet play, kaya sumulat ako based on iba-ibang istorya, no? Kamukha ng The Counting of Crocodiles ng Japan, The King of the Jungle ng China, pagpili ng ministro ng Myanmar, at ang Pipit Birds and the Snake ng Indonesia. Kaya iba't ibang kwento. Yung kwento natin, kung paano pinatay ng ibaloy ang mga ang higante, at ang unang dulang pinalabas pa nga namin yung paghuhukom, the trial. Yun ang aking paborito at pinaka mahal na kwento ng teatrong ulat. Siguro dahil sa musika ni Christian Ramelo, napakaganda yung musikang ginawa niya at nagustuhan din ng mga nanonood. Una sa Russia, sa Europe, sa mga country sa Europe, standing ovation ang teatrong ulat. Ano po maipapayo ninyo para in general po, the puppeteers in the Philippines? Alam mo, Anlo, ang nasa harapan nyo, tabula rasa, kung tawagin. Talagang malinis na isipan ng mga bata. Kaya importante na pumili kayo ng mga ipapalabas na magpapayaman ng kanilang isipan. Importante yun eh. Kasi halos wala pang natututunan ng mga bata ay matututunan sa inyo bilang mga puppeteer ng puppet theater. From the interview that we did with Lola Amel sa TNC po yan, the new channel. Alright, and speaking of TNC po, magbabalik na po kami sa TNC, the Puppet Short Stories. Abangan nyo po, nag-umpisa na today. At Prof. Ami, sa TNC po, sa the new channel, pinapakita rin po yung kanilang pagpupugay kay Lola Amel. It started streaming this morning hanggang mamayang gabi po. Alright? Okay, and before we end the show, salamat po sa lahat ng kaibigan namin sa Kumu, Don Raffy, Sir Mon Yap. Thank you very much for watching, and lahat po kayo dyan sa Kumu and sa FB and YT, and especially our friends from
teatrong mulat ng Pilipinas, si, of course, Professor Amy Ramolete and her family. Lolo Manny, I hope you're watching. Kamusta po? And syempre, pasalamatan namin before we end the stream ang ating pong mga professional singers na nagpaunlak upang samahan kami. Imagine na lang ninyo kung wala sila, tapos ako lang ang dito kumakanta, anim na kanta. Naku, baka pangalawa pa lang iniwan nyo na ako. Ayan, kaya pasalamatan po natin si Ate Mad Celudo Canillas from One Groove. Aha, yehey! Si two-time Aliw Awardee, Sir Lloyd Mara. And talentadong Pinoy Hall of Famer and grand finalist of The Voice Philippines, Miss Leia Patricia. Maraming salamat po sa mga kaibigan namin from Teatrong Mulat ng Pilipinas. Uy, gawin natin to every year kung lolobin ng Diyos, ha? Alright, thank you very much for watching. Before we say goodbye, kung gusto nyo po kaming tulungan sa stream namin, this is our GCash number, 0921-548-3090. Or on Facebook, you can send stars to support our stream. On Kumu naman, pwede na po kayong magbaksak kahit pahalo-halo lang po kayo dyan. Salamat po. Okay, before we say goodbye, lagi po namin ipinapaalala sa inyo ang paalala ni Kuya sa ating lahat. Huwag mong sikaping maging mabuti ka sa paningin ng iba. Ang sikapin mo, maging mabuti ka sa paningin ng Diyos. Mula po yan kay Kuya Daniel Rason. Alright, goodbye everyone and keep safe. Bye! If you've ever wondered whatever became of me, I'm living on the air in Cincinnati, Cincinnati WKRP. Got kinda tired of packing and unpacking, town to town, up and down the dial. Maybe you and me were never meant to be, just maybe. Once in a while, heading up that highway, leaving you behind. Hardest thing I ever had to do. Broke my heart in two, but baby, pay no mind. The price for finding me was losing you. Memories help me hide my lonesome feeling, far away from you and feeling low. It's getting late, my friend, my love, I miss you so. Take good care of you, I've gotta go.